So ngayon, ang gagawin natin is pandesal. Yan yung mga kakailanganin nating ingredients. Meron tayong breadcrumbs, yeast, baking powder, sugar, salt, cooking oil, egg, and warm milk, and yung flour. Itong harina na to, pinaghalo ko na siya, nasifted ko na rin siya. May ano siya, bread flour at saka all-purpose flour ang pinaghalo ko na siya. So, ang una natin gagawin ay ang milk. Ipaghahalo natin. Lagyan natin siya. Lagyan natin to ng konting sugar. So, milk, tapos lagyan natin siya ng konting sugar. Haluin natin. And then, ilalagay natin yung yeast. Hindi naman natin kailangan ng sobrang init ng milk. Yung tama lang. So, ilalagay na natin tong yeast. Lagay natin yung yeast at haluin natin ng konti. So, pag nakita natin yung yeast na medyo nagbubula-bula na siya, ibig sabihin ready na siya. Siguro mga 5 to 10 minutes. Iwanan lang natin siya. Habang umaalsas siya, dito na natin siya ilalagay. Yan. So, ang gagawin natin is ipaghalo natin ng mga dry. Sugar. So, kayo pong bahala sa sugar na gusto nyong ilagay. Kung depende sa tamis na gusto nyong gusto nyo. So, ako ayoko ng sobrang tamis na pandesal. Kaya ang nilalagay ko is 1/4 cup lang. Yung ibang nilalagay nila is 3 half. Yan ang nilalagay. Yan, half. Ako dito lang ako sa 1/4 kasi nga ayoko na sobrang tamis. So, okay na sa akin yung 1/4 lang na sugar. And then, lagay natin yung salt. Yan, so ngayon na haluin lang natin siya ng konti. Para maghalo-halo yung mga dry ingredients. And then, ang next na ating ilalagay ay ang mga wet ingredients. So, lagyan natin yung oil. Then, yung egg. So, haluin na natin. Ayan na siya. So, ito na yung yeast na pinalsa natin. Pwede na natin ihalo dito sa ating harina.
lang sa nakita natin na halong-halo na siya. So, ngayon, ayan na yung dough natin. Halo na natin siya ng gusto. Takpan natin siya at iwanan lang ng mga isang oras para paalsahin natin siya. Pag nakita na natin na medyo umalsa na siya at nagdoble na yung size niya, so, ready na siya para lutuin. So, iwanan lang natin.